Kapag buwan na ng Disyembre, kanya-kanyang palamuti na ang makikita mo sa bawat lugar. Ngunit ang pagbibigayan at pagmamahalan ay kultura na ng mga Pilipino ang bahagian. Kamakailan lamang nagtungo ang mga guro mula sa Ungos Integrated National High School ng Real Quezon sa mga estudyante na maituturing nating hirap sa buhay. Sa ginawa nitong gift-giving program ay naipadama sa kanila ang tunay na kahulugan ng Kapaskuhan. Bahagi ito ng kanilang pagbibigay halaga sa diwa ng Pasko na maipadama sa mga estudyante ang pagmamahalan at pagbibigayan. Bagamat madami ang naging hamon ng mga estudyante at ng mga guro nitong panahon ng pandemya, pero ugali na nating mga Pinoy na kung sino man ang nakakaluwag sa buhay ang siyang nagbibigay. Ang tanging ang dahilan ng ating celebration ngayon ay lagi yung pagsilang ng ating manunubos. Siya ang dahilan ng ating pagkakaroon ng Christmas, na ang diwa nito higit sa lahat ay magbigayan at magmahalan. Kasi pag nagmamahal ka, nagbibigay ka din. Kumbaga, kaya mo sakripisyo para sa iyo, bigay mo sa iba. Sa aming mga guro, kahit ang sweldo namin ay ganito, pero pag sinabing kailangan kami magkaroon ng isang purpose na ambagang kami, talagang all the time. Ayon pa kay Ma'am Janet Revillami, bilang mga guro, hindi lamang pagtuturo ang kanilang pinagtutuunan ng pansin, pati ang bawat kalagayan ng mga estudyante. Kailangan talaga ng kalinga. Kahit konting ibigay mo, ay makikita mo sa kanilang mukha yung saya. It's not the amount that counts, pero yung ipinaipadama namin sa kanila, talagang hindi lang pagtuturo, kundi niyayakap din namin ang kanilang kahirapan. Abot langit naman ang pasasalamat ng mga magulang at ng mga kabataan na nakatanggap ito ng biyayang Pamasko. Salamat po. Masaya? Basta? Kasama po ang pamilya. Magpapasalamat po ako dito sa binigay ninyo. Ay, masaya po. Napuntahan kami dito. Ilan sa mga ito ay naging emosyonal nang makatanggap ng grocery items. Ang Pamaskong handog ay kumpletong package panghanda sa Nochebuena na kahit papaano ay may pagsasaluhan ang mga ito sa araw mismo ng pagdiriwang. Hindi man kalakihan ang sweldo ng mga guro, pero kapag tulong na ang pinag-uusapan, abay hindi nag-aatubili ang mga ito na makapagbahagi ng kanilang pinaghirapan. RJ Ronda, RBP News.